Siya raw ang babaeng dahilan kung bakit hindi maganda ang relasyon ng may ward. Gaano nga ba katotoo ang mga ito? Naglabasan ang mga espekulasyon ng mga fans dahil sa pag-delete ni Maymay ng videos nila ni Edward sa kanyang YouTube channel. At dinilit din ng kuya ni Maymay ang mga pictures nila ni Edward pati na rin ang pinsa ni Maymay na si Patricia. Dinilit rin daw. Marami ang nagsasabing itong girl na ito ang dahilan ng lahat. At yan ay dahil daw kay Marco Gallo na napakalapit na kaibigan ni Edward. Siya ang ipinakilala ni Marco Gallo kay Edward na ang pangalan ay Lexa. Si Lexa raw ay palaging pumupunta sa condo ni Edward at palaging mini-message ito. Naka-follow na rin daw si Edward sa mga public at private accounts ni Lexa na may nudes pictures pa. Nahuli rin daw ng mga fans si Edward na nilalike ang mga pictures ni Lexa. Kaya nag-unlike siya at sinabihan si Lexa na i-delete ang mga comments niya sa mga sexy pictures. At take note, tinatawag rin daw ni Lexa si Edward na home daddy. At si Maymay naman ay weak at skeleton? Napakasakit naman iyan, Lexa, kung totoo man. Lexa, para sa iyong kaalaman, ganyan talaga ang pangangatawan ng isang supermodel. Noong April 1 lang ay nag-post si Maymay sa kanyang Twitter account. Ang sabi pa niya, "A relationship without trust is like a car without gas. You can stay in it all you want, but it won't go anywhere." Anonymous. Siguro ay nasasaktan na si Maymay kaya nakapost siya ng ganyan. Pero kailangan mong tanggapin Maymay kung ayaw na talaga sa'yo ni Edward. Alam naming masasaktan ka pero kaya mo yan, Maymay. So kung totoo man itong may namamagitan kay Edward at kay Lexa, tinatakpan lang talaga ni Maymay si Edward para wala ng gulo at ayaw niyang masira si Edward sa lahat. Pero si Edward hindi niya na-realize na minsan ay sobrang niyang napapahiya si Maymay sa ibang tao. Pero wala na tayong magagawa kung ang lalaki na ang aayaw at ang babae lang ang mag-workout. Napaka-unfair yan para sa side ni Maymay. Kaya Maymay, keep strong and pray always na lang. Marami pa namang nagmamahal sa'yo at hindi ka iiwan hanggang sa dulo.